Ngayon, Kuya Mark, what if naman kung ako, kunyari, nag-rent ako sa isang building, tapos wala pang isang buwan, biglang nasunog yung building, maapektuhan ba yung contract ko sa inuupahan ko okay. Sa ever mangyari yun? For example, may inuupahan ka isang building, tapos isang buwan, dalawang buwan, maalas ka talaga, malas yung buhay mo, nasunog pa yung building na yun, or ikaw yung malas ng building na yun. For example, ganun. So, ang tanong dyan, what will happen to the contract of lease na nagpermahan kayo na 5 taon ang kontrata tapos isang buwan pa lang sunog ng building? So, what will happen to the contract? Sabi ng batas, it depends. Pag ang building buong nasunog, it means totally destroyed, totally nasunog yung building, ibig sabihin, the contract of lease is also extinguished. Pag nawala yung building, nasunog, totally sunog, totally extinguished ang contract of lease. Pag partially nasunog lang, for example, kalahati lang nasunog, tapos yung ibang floor, pwede pa naman gamitin, pwede ang option, may dalawang option si lessee, yung umupa. First option is, i-reduce ang lease. Pwede bawasan ang lease kasi hindi naman niya na-enjoy ang buong property kasi half or part ng property nasunog. So, pwedeng i-bawasan ang upa. Okay. Second, pwede din i-cancel niya ang contract of lease at the option po ni lessee. So, si lessee ang mag-decide kung i-continue ba niya yung upa but reduce lang ang upa or i-cancel na lang niya or i-rescind niya ang contract of lease. Option po yan ni lessee.